is already given. Pero ano, sabi mo ng Santo Papa, kaya natin po ginagawa because of our identity. What is our identity? Kaya ako ginagawa yung mga bagay na ito. At sa nakalitin, kaya ito yung mga tuturo para mag-internalize natin yung aming mga gawain. Kung bakit kayo every morning ay dinisip kayo ng maaga para kayo ay makapagdasal ng morning prayer kami. Because ako ay anak ng Diyos. Bakit tayo mag-pipipi ng sarili at mag-aayuno? Kasi ako ay anak ng Diyos. I would like na yung sarili ko ay maiwasan ko na baka mamaya ako ay nagiging wala ng pakialam sa iba sapagkat busog na busog ako sa mga bagay ng naitig na ito. So, bakit tayo tutulong sa ating kapwa sapagkat ako ay anak ng Diyos? At ito po siguro ang katutulong. Ito yung ating identity. Kaya natin ginagawa yung mga bagay nito kasi ako ay anak ng Diyos. At bahagi na bagay po ay tutulong sa ating buhay pananampalataya at ibig sila sa pagbabalaman. At katulad ni San Pedro, yes Lord, no? Para sa akin, yes Lord, I love you. Tama ang Panginoon, kaya ang ginagawa yung mga bagay nito sa katulad ni Pedro, tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal tayo kay Jesus bilang ating kapatid. Nagmamahal tayo sa ating mga nasa langit bilang kanyang anak. Kaya, hilingin natin yung sarapan ng buong may kapal. Ang bahagi nito na isang kalalaan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus Christ. So, magligay po tayo ng isang sandali para po hindi natin mapakinggan yung panyaya pagkatapos na magsalita si Father Jesse ay ayala natin na magsalita ang Diyos sa aming sa pamagitan ng ilang panahon ng katalimigan.
simbolo ng benedisyon ng kabuhay at kaanyaya sa ating tulungan sa Diyos na tumatawag sa ating upang mabalik sa kanya ng buong puso. Ibigay natin sa araw nating hamarin pagbabang buhay. Panginoon, bigyan mo ang aming pagdalan. Panginoon, bigyan mo ang aming pagdalan. Bilang sa suba, tayo na rin ang aris ni Kristo sa kanyang pagpapasaklari. Sa pagpasok natin sa panahon ng mga parasa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming pagdalan. Ang ating mga sarili na way, ating mga disiplina sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming pagdalan. Ang ating mga mata na way, imulan natin sa mga pangangailangan ng mga dukha sa pamamagitan ng pagkakaunawa at kabutihan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming pagdalan. Tayo naway tumulong sa sakramento ng pag-uusa, lalo na sa panahon ito ng pagbabaksakit at pagbabagos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba ang aming kadalang? Sa mga may sakit at itinakwil ng libunan, naway hindi tayong makalala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba ang aming kadalang? Maaway at mapaging Diyos, sumayon mo mga malinigan ng bayan ng Sisisi. Nawa, abong hinagap namin ngayon ay kami na maging sagisa ng aming pangalang tuparin ng iyong kalooban. Nawa, aming sakripisyo ay mapahayag na aming pag-inais na mamatay sa sarili upang meron kaming mabuhay na may kabatalan. Binibigin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Thank you.
Dalangin kayo mga kapatid upang ating pag-alain ng ibigay ng Diyos sa mga kapatid. Pag-alain ng Diyos, ilagyan namin ang pag-alain ito bilang parilan na masimula sa apat na buong araw ng pagkakita. Ang aming puso ang pagpiliis at pagmamala sa akin ay makapagpadali sa ikawa sa aming masasamang higit upang pag-ipagitabating na kinabang sa iyong nagtabara sa amin na ipakasakin. Bilang talagawalin ang kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Amen. So may iyong pag-iwan na sa Diyos ang iyong puso at iwa pasalamatan natin ng Panginoon at Diyos. Ang maraming mga pangyarihan, tunay na malapad na ikaw ay aming masalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming usang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalamat sa pananagot ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak ng mahal na nagpakasakit para sa banan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya isa ng mga anghel na nagsisigaw ng papuri sa iyo na walang umay sa kalangitan at ang buong niya.